Labintatlong tesis hinggil sa wikang pambansa. Tesis isa. Kailangan ng ating bansa ang isang malay at sistematikong proseso ng pagpaplanong pangwika. Ito'y dahil hindi talaga kusang lilitaw na lamang ang maipapalagay na kanais-nais na sitwasyong pangwika na panglahat. Kapag mga watak-watak na individual at komunidad lamang ang nagpapasya hinggil sa usaping pangwika. Kailangan ng pagpaplanong pangwika sa pambansang antas upang makamit at mabalanse ang apat na pangunahing layunin. Una, pagsulong ng higit na epesyenteng mga mekanismo ng panlipunang komunikasyon. Ikalawa, paglinang at pagpapalaganap ng higit na mabisang mga wikang panturo. Ikatlo, pagkamit at pagpreserba ng higit na diversidad pangwika. At ikaapat, pagtaguyod ng mabisang internasyonal na komunikasyon. Thesis ikalawa. Talo ang lahat sa laissez-faire o anarkistang pagtugon sa usaping pangwika. Halimbawa ng posibleng maidudulot ng laissez-faire sa larangang pangwika ay ang pagkamatay ng mga wika o linguicide dahil hindi popular sa mga kabataan ang paggamit ng mga ito sapagkat di umano'y hindi prestigyoso o kaya hindi mapagkakakitaan. Isa pang halimbawa ang kagustuhan ng mga middle class na mga magulang na gamitin ang Ingles bilang wikang panturo, na bagamat mga hulugan na mas madaling makapag-abroad ng kanilang mga anak, ay hindi naman optimal bilang wikang panturo sa mga bata at sa gayon ay may pangmatagalang negatibong epekto sa intelektual na pag-unlad ng bansa. Ang anarkismo o pagkakanya-kanyang pangwika na sa katunayay kabilang mukha lamang ng de facto na pananaig ng Ingles ay mangangahulugan lamang ng patuloy na pagkabigo ng demokratikong hangarin ng bansa at patuloy na paggalugmok natin sa larangang pang-edukasyon. Thesis ikatlo. Magiging mas mabilis at epesyente ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa antas pambansa kapag may iisa o iilang common na wika lamang na ginagamit. Makakamit ang mas mataas na panloob na pambansang integrasyon sa ekonomiya, lipunan at kultura kapag mabisang natutugunan ng mga wika ang papel nito bilang mekanismo sa pagpapadali at pagpapadulas ng panlipunang komunikasyon. Maliban dito, ang paggamit ng mga wikang mas nauunawaan at maginhawang nagagamit ng nakararami ay susing sangkap para sa demokratikong partisipasyon sa pamumuno at pangangasiwang panlipunan. Ang mga wikang sinasalita ng nakararaming manggagawa at magsasaka sa Pilipinas ang dapat ding pangunahing sinasalita sa Senado, Kongreso, ng Pangulo at iba pang nahalal upang mamuno sa bansa. Hindi angkop at wala sa lugar ang wikang Ingles bilang wika ng pangkalatang pampolitikang komunikasyon sa Pilipinas. Thesis ikaapat. Kailangang ibalanse ang respeto para sa diversidad ng wika sa pangangailangan para sa epesyenteng komunikasyon sa pambansang antas. Ang pagdami ng wikang ginagamit ng isang pambansang komunidad ay lumilikha ng papatindi at papatinding kompleksidad sa sitwasyong pangkomunikasyon batay sa tinatawag na batas ni Metcalfe. Ayon dito, ang dalawang wika ay bumubuo ng isang pares pangwika na kailangang isalin sa isa't isa. Ang apat na wika ay bumubuo naman ng anim na pares pangwika na kailangan ding isalin sa isa't isa. Ang labing tatlong wika, kapag ito ay ginagamit ng sabay-sabay at sama-sama, ay bumubuo ng 78 pares pangwika. Lalong tumataas ang mga gastusin sa pagsasalin at paglalathala ng mga aklat at materyales sa iba't ibang wika kung gayon. Ang European Union na may 20 opisyal na wika sa kasulukuyan na bumubuo ng 190 pares pangwika ay gumagastos bawat taon ng mahigit $1 bilyong para sa pagsasalin lamang. Kaya sa kabila ng pagkilala ng dignidad at halaga ng bawat isang pambansang wika ay lumilitaw ang pragmatikong paggamit sa EU ng mga wikang tinatawag na pangkumperensya na Ingles, Pranses at Aleman. Thesis ikalima, maaring sabihing mas mura pa sa pangkalatan
ang pagpapalaganap ng multilingualismo kaysa pagsasalin. Ngunit may mga malaking gastusin din kaakibat ang pagpapalaganap ng multilingualismo sa isang lipunan sa pamamagitan ng sistemang pang-edukasyon. Para sa bawat wika na idinaragdag sa sistemang pang-edukasyon bilang wikang itinuturo o wikang panturo ay may karampatang pondong nararapat ilaan. Kasama na rito ang para sa training ng mga guro, pag-develop ng terminolohiya at paglalathala ng mga libro at iba pang mga gamit na panturo sa mga wika na iyon. May pagkakaiba rin ang antas at hindi na mga gastusing ito depende sa saklaw ng paggamit ng mga naturang wika sa sistemang pang-edukasyon bilang wikang panturo. Ang pagpapaunlad ng anumang wika tulad ng Filipino, Ilocano o Cebuano bilang wikang panturo ay nangangahulugan ng paglaan ng malaking rekurso para sa standardisasyon at pag-develop ng mga ito upang magamit bilang mga wika ng profesyon at disiplina. Halimbawa, sa agham, matematika, inhenyeria, batas, medisina, negosyo. Kahit sa mga pinakamauunlad at mayayaman na bansang multilingual ay napakahirap kung hindi man imposible na paunlarin ang lahat ng wika sa magkakapantay na antas. Thesis ika-anim. Hindi kinakailangan gawing pangunahing wikang pang-edukasyon sa lahat ng antas ng edukasyon ang mga unang inang wika. Halimbawa, Pangasinan, Kapampangan, Bicol, Waray, Hiligaynon, Cebuano, Maranao, Chabacano, Maguindanao, Tausug upang magarantiya ang pagpapatuloy at pagpapasigla ng mga ito bilang mga buhay na daluyan ng kaisipan at pangkulturang diwa ng mga etnolingwistikong grupo. Kinakailangan lamang suportahan ang paggamit ng mga ito bilang wikang panturo at bilang hiwalay na subject sa mga itinakdang antas ng sistemang pang-edukasyon. Nararapat ding magkaroon ng mga inisyatibang pangkomunidad at pangmadla na suportado ng Estado tungo sa higit na paggamit ng mga wikang ito sa komunikasyon at talastasang pampamayanan at sa iba't ibang popular na media. Sa mga universidad naman ay maaaring maisulong ang pagsusulat ng mga thesis, disertasyon at akademikong publikasyon sa mga mas malalaking wika tulad ng Ilocano at Cebuano. Thesis ikapito. Tanggap ng lahat na may malinaw na kognitibong bentahe ang paggamit ng mga inang wika bilang wikang panturo. Sinasabi rin magiging mabisa lamang ang paggamit ng ibang wikang panturo kapag maunlad na ang antas ng konseptwal na pagkaunlad ng mismong inang wika ng mga mag-aaral. Gayunpaman, kahit masasabing pangalawang wika din ang Filipino para sa marami, may kognitibong bentahe pa rin ang paggamit nito bilang malaganap na wikang panturo kumpara sa paggamit ng Ingles. Sapagkat sa tunog, bokabularyo at gramatika ay higit na magkakalapit ang mga wika sa Pilipinas bilang bahagi ng dambuhalang pamilyang pangwika na Austronesiano. Napatunayan na ng mga pag-aaral na kahit saan man sa Pilipinas, sa pangkalahatan, ay mahigit sa doble ang bisa ng pagkaunawa ng mga tekstong nasa Filipino kaysa yung nasa wikang Ingles. Hindi nakapagtataka na mas mabilis natututo ang mga Pilipino ng mga wika na sinasalita sa iba't ibang mga bahagi ng ating kapuluan. Hindi ito naiiba sa dahilan kung bakit ang mga nagsasalita ng Ingles mismo ay mas nadadali ang matuto ng wikang Pranses o Aleman kumpara sa pagkatuto nila sa mga wikang Tagalog, Hapon o Koreano. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit naging napakabilis ng paglaganap ng bahasa Indonesia sa buong kapuluang Indonesia. Thesis ikawalo. Hindi dapat ding maliitin ang papel ng pagkamahiyain sa paggamit ng wikang dayuhan tulad ng Ingles bilang malaking sagka sa malayang talakayan, pagbabahagihan at pagtatanungan sa loob ng silid-aralan. Are you shy to speak English? E di gumamit ng Filipino o iba pang wikang nalalaman. Umuunlad ang kritikal at mapag-usisa ang katangian ng mga mag-aaral at kahit ng mas malawak na mamamayan kapag wala ng mga balakid sa pagtatanong. Ang paggamit ng mas naunawa ang wika bilang wikang panturo ay nagbabawas din sa pag-aaksaya ng rekurso sa edukasyon dulot ng pag-uulit-ulit o pag-dropout ng mga mag-aaral na nababagot sa hindi maunawa ang mga leksyon. Ito ay mga nangahulugan ng mas malalim na pagkaunawa na tiyak na hantong sa higit na intelektual na pag-unlad ng bansa. Mas naaangkin ng mga mag-aaral ang kaalamang natutuhan nila sa sariling wika. Kabilang sa mga bansa na matataas ang nakukuhang marka sa exam na Trends in International Mathematics and Science Study o TIMSS,
ang mga bansang Finland, Latvia, Netherlands, Czech Republic, Slovenia at Malaysia. Hindi sila gumagamit ng Ingles bilang wikang panturo sa siyensya at matematika. Samantalang ang Pilipinas, na laging nasa pinakamababang antas, ang nakukuhang marka ay nagpupumilit sa paggamit ng Ingles kahit sa lungat na ito sa lahat ng ebidensya. Thesis ikasyam. Napatunayan na ng isang pangalawa o banyagang wika katulad ng Ingles ay hindi kinakailangang gamitin bilang wikang panturo upang mahusay itong matutuhan ng mga mag-aaral. Ang mga bansa sa Europa, halimbawa, na sinasabing pinakamahusay sa wikang Ingles tulad ng Switzerland, Netherlands, Germany, o mga bansa sa Scandinavia ay hindi ginagamit ang Ingles bilang wikang panturo sa basic education. Sa kanilang konteksto, ang kailangan talaga ay ang epektibo at mabuting pagtuturo ng Ingles bilang hiwalay at espesyal na subject. Nangangailangan lamang ito ng mahusay na training ng mga guro at mga angkop na materyales na abot kamay. Hindi talaga uunlad ang wikang Ingles ng kabataan sa pamamagitan ng pakikinig sa hindi perpektong Ingles ng kanilang mga guro sa chemistry, pisika o matematika. Ang pagpapaunlad ng wikang Ingles bilang pagtugon sa pangangailangan ng talastasang internasyonal ay mas epektibo ang matutugunan kapag naglaan ang estado ng sapat na pondo sa pagpapahusay at pag-aangat ng antas ng pagtuturo ng Ingles sa Pilipinas. Ngunit maliban pa sa Ingles, ay kailangan paunla rin pa ang pagtuturo ng iba pang mga kinakailangang banyagang wika sa Pilipinas. Thesis ikasampu. Isang tanong. May di ka nais-nais ba na epektong kognitibo ang pagkakahati ng pagtuturo ng magkakaibang subject sa magkakaibang wika? Halimbawa, kung sa Ingles tinuturo ang agham at matematika, samantalang sa Filipino, ibang ilang wika itinuturo ang kasaysayan at mga asignaturang pansining at panlipunan. Nagkakaroon kaya ng suliranin ang mapanlikang pagtatagni-tagni at pag-synthesize ng mga larangan ng kaalamang ito sa kamalayan ng mag-aaral. Sa kilalang translation movement noon sa wikang Arabic noong ikawalo at ikasyam na dantaon, isinalin ang magkakahiwalay na kaisipang pang-matematika na nasa mga wikang Griego at Sanskrit sa iisang wikang Arabic na siyang sinasabing kombinasyon na pinagmulan ng pag-imbento ng algebra. Thesis 11. Ang pagiging hindi palabasan ng mga Pilipino ay maaaring dulot din nang nakapupunding karanasan ng mga mag-aaral sa pagbabasa sa eskwela ng mga akdang hindi nila maintindihan. Sa Malaysia, ay 40 ang average na binabasa nilang libro bawat taon. Ang mga Singaporean, 45. Sa mga Japanese, 50. Kahanga-hanga ang mga Vietnamese na 60 libro bawat taon ang binabasa na average para sa bawat isa. Ilan kayang libro ang binabasa ng mga Pilipino? Sa SWS survey na pinagawa ng National Book Development Board noong 2012, 5 lang ang average na libro na binili ng mga Pilipino para sa isang buong taon. Hindi na napag-alaman kung talagang nabasa nga nila ang 5 iyon. Ayon sa parehong survey, ang Biblia, mga romansa at cookbook ang paboritong mga babasahin ng mga Pilipino. Thesis 12. Importante ang pagbabalanse ng diversidad pang wika sa kasabay na pagsulong ng pambansang wika. Pampolitika at pangkasaysayang usapin ang pagbabalanse ng mga aspektong ito na hindi kinakailangang ituring na magkasalungat. Sa pagtindi ng ugnayan ng mga pamayanan, ekonomiya at kultura sa Timog Silangang Asya, higit na kinakailangan sa Pilipinas ang malalim na panloob na integrasyon ng ating sariling ekonomiya, lipunan at kultura. Ang pambansang wika ay isang mabisang teknolohiya para sa pag-unlad ng bansa. Bukod tangi tayo sa Asya na hindi natuto sa paggamit nito. Thesis 13. Ang hindi pagresolba ng usaping pangwika sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng isang rasyonal na planong pangwika sa antas pambansa ay mangangahulugan ng patuloy na pananaig sa bansa ng bulok at elitistang politika na monopolisado ng iilan. Patuloy na pagtindi ng kamangmangan sa lahat ng antas panlipunan at unti-unting pagkawasak at paglaho ng yamang pangwika at pangkultura ng Pilipinas. Sa madaling salita, kung hindi natin seseryosohin ang usaping pangwika, ay tila magiging isa tayong bayang nagpatiwakal.